Hello, what is up mga mom, sir, sir, ma'am? Ako po si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila. And today, we are going to customize the DC Multiverse Ghost Maker. Yeah. So first step is to disassemble the figure. Gumagamit tayo ng blue tack para i-mask yung mga joints tulad nito. Tapos meron din tayo mga alligator clips para kapitan yung mga parts. Para pag nag-spray tayo using Bosni Flat Black, hindi ma-spray yung kamay natin. So mas malayo yung item. Ay, mas malayo yung part, di ba? So, ganyan. Tapos, dito yung spray. At least, hindi madadamage yung ating skin. Be very careful sa mga materials natin kasi may mga chemicals yun, okay? So, ingat tayo sa pag-spray. Tsaka, magsuot tayo ng mga respirators or masks. Okay? So, yun. Isprayan ko lang to using Bosni Flat Black. Tapos, balikan ko kayo. Ay, ito na pala yung ano. Meron na akong item na nasprayan. So, ganito yung itsura niya. Mas matte siya. So pag naglagay tayo ng any paint, kakapit na 'yung ano, kakapit na 'yung paint dito kasi pag dito lang dudulas na 'yung pintura. Okay, tapos na tayo mag-apply ng black primer, flat black primer. Dalawang thin coats. Actually, tatlo pa nga eh kasi dito mas nag-spray ako kasi masisikip 'yung mga spaces. So I need to get in there para to make sure na na-spray ang lahat ng surfaces. Okay? Saka dito pala sa ilalim. Yan. Excuse me. Okay, next step naman natin, mag-apply tayo ng Vallejo Acrylic Metal Color Gun Metal Gray 77.720. Apply tayo ng dry brush around the surface of the action figure. Yan. Meron akong dalawang size ng brushes. Ito yung flat top brush na makeup brush. Ito yung mga broad na surfaces katulad ng cape. Mas madali natin makakover yung surface. Tapos ito naman yung flat. Ito yung ginagamit kong brush para dun sa mga crevices para makapasok ako kahit paano dun sa mga tight spaces. Okay, tara. Zoom in ko lang para makita niyo yung effect ng dry brushing. Okay. So very lightly spread nyo lang yung paint dun sa surface. So, lahat ng mga nakaangat na areas, yun lang yung mga kulayan niya. Yan. Tapos, lalabas lahat ng details. Since yung natatamaan ng brush, yung mga nakaangat na areas lang. Tapos, yung mga naka-recede na areas, hindi niya na makukulayan. So, dun sa mga naka-recede, ito yung ginagamit ko. Yan. Para mas mapasok natin. Yan. Dito sa likod. Yan. Sa leeg. Yan. Para makover natin lahat ng ano. Lahat ng areas na gusto natin lagyan ng dry brushing. Okay. Alright, next, gamit tayo ng PH180 White from Armored Komodo, water-based primer. And mag-apply tayo ng white paint dito sa kanyang head armor, tsaka dito sa chest, tapos nag-trickle down yung skull dito sa torso niya. Ayan, dito. Ay, sa, ano, sa stomach area. Ayan. So, dito yung dalawang eyes, the bone, yung head, tapos yung chin dito, tapos yung teeth dito. Game. Dito sa head, simulan natin dito sa gitna. Tapos habang pumupunta tayo dito sa area na 'to, sa back of the head, dina-dry brush natin. Ayan. Dito base coat sa unang part. Dito sa center of the face. Pero pag mag-approach na tayo dun sa back of the head, ayan, dry brushing na. So brush control yung gagawin natin dito. Dito rin sa kanyang eyes, ganun din. So from the face, fi-flick natin yung brush papunta dito sa back of the head. Tapos yan, pwede niyong change yung orientation ng object para mas madali yung hagod niyo. Tapos dito sa unahan ng face, dun sa mouth. Yan, load lang natin yung brush ulit pababa naman. Kasi dyan yung teeth.
Okay, tapos dito yung cheekbone. Okay, lagyan nyo din dyan ng, ano, ng skull. Ay, ng ano, white na area. White na paint pala. Okay, gagawin natin yan 5 beses kasi gusto natin opaque yung white. Ayan. Okay. Dito pala. Ayan. Alright, dito naman sa chest niya, sa chest armor niya, kukulayan natin tong part na to. Iwasan lang din natin tong ano, tong straps. Kasi ibang kulay yung gagamitin natin dyan. Maybe leather brown. Okay? Feather lang din natin to. I mean, dry brush dito kapag ano, pag na-approach tayo dun sa dulo na part. Ayan ito, sa shoulder na part. Okay. Pero dito sa gitna, base coat. Ayan. Dito din. Okay? Mula sa ilalim yan. Iwasan lang din natin itong mga straps. Okay? Okay, next. Gamit tayo ng Pilot Twin Marker para ma-sketch natin yung eyes niya. Tsaka yung eyes ng skull, tsaka dito. Yung eyes din ng skull. Dito sa chest naman. Unahin natin yung eyes dito sa head. Okay, since meron ng shape yung ano, yung armor niya, sundan lang natin 'yan. Okay, susundan lang natin. Hindi kailangan super straight. Kasi i-feather pa rin naman natin 'yan ng pintura. Yan natin ng sharp edge, okay? Naka-focus pa. Okay, naka-focus naman. Yeah. Okay, so ganyan yung eyes. Sa kabila, ganun din. Tapos lalagyan natin yung nose. Alright, pwede rin tayo gumamit ng PH-179 black para dito sa skull design natin. Yan. Sa chest naman, ito yung ginawa ko. Ganun din, same process lang din. Sketch using Pilot Twin Marker, tapos black paint, and then dry brushing dito sa gilid. So, take the paint out of the brush by using any porous material. Tapos, dry brush natin dito sa gilid. Ayan, para mag-create ng weathering effect. Ayan. Okay, tapos after nyan, gumamit naman ako ng white. Ayan, gamit tayo ng PH-180 white water-based primer para makapag-add din ng weathering, extra weathering. Ayan. Teka lang, add natin. Gamit ko naman dyan, fine na brush na medyo weathered na rin. So, gagawin natin. Ito. So from the white part, dadrag natin yung paint pababa or pataas para makapag-add ng mga scratches. Yan. Tapos next naman, sa mga leather straps, ang gagamitin natin, leather brown. So diba yun? Ito, dito sa mga straps niya. So 1, 2, 3, 4 around the back. Tapos meron din sa ano eh, sa ab section ito. 1 2 3 4 5 6. Yan, gagawin nating leather brown. Tapos ang color na ipang dry brush natin ay earth tan. Yan, para dito sa leather brown pwedeng ano, base coat muna 'yung gawin natin. Base coat. Tapos saka tayo mag the dry brush ng earth tan. Leather brown muna tayo. Kahit siguro mga 2 coats pwede na yan. Ayan. Alright, next, gamit tayo ng PH-180 White from Armored Komodo water-based primer para dito sa kanyang knuckles. Okay, paint natin yung knuckles niya. Hanggang dito sa may upper part ng hand. Ayan.
Yan, gamit na rin tayo ng Vallejo Metal Color Silver para dito sa kanyang toes or feet armor. Yan, nalagyan ko na rin dito sa side. Yan, dito. Yan, sa ilalim. Tsaka dito sa may gilid. Yan, dito rin sa may inner side ng pants niya, pwede tayong mag-apply ng silver dry brushing. Yan. Yan, pwede tayong mag-add ng gold details dito sa mga buckle ng kanyang strap. Yan, yan. Alright, tapos dito sa brown, sa leather brown na ginawa natin sa straps, pwede tayong mag-add ng earth tan para mag-add ng additional highlights. Ang method na gagamitin natin dyan ay dry brushing. So, from the top, pababa. Ayan. Pwede rin left to right. Ayan. Para lang lumabas din yung ano additional detail ng sculpt. Kasi maganda yung sculpt ng McFarlane Toys. Grabe, tinan nyo yung texture nito. Okay, dito sa shoulders, pwede tayong mag-add ng numbers para sa kanyang kill count. Lagay tayo ng 8. Yan. So, ito na yung kill marks natin or kill count pala dito sa kanyang right shoulder armor. Yan. Okay. Tapos dito sa mata, mag-add tayo ng cobalt blue para malagyan natin ng highlight yung eyes. Yan. Parang dry brush lang din yung method na ina-apply natin. Yan. Pero mas madiin dun sa gitnang part. Yan. Sundan lang natin yung shape ng eyes niya. Okay. Okay, next color, light turquoise naman. Okay, next, dito, light turquoise naman yung papahid natin dito sa kanyang eyes. Okay, dry brush lang din. Okay, something like that. Flick lang natin yung brush. Brush control. Importante dito talaga, ano, sa pagkocustom brush control. Kasi, mixture yan ng ano eh, ng hard na pagpahid, yung soft, yan. Pag soft, dry brush method. Pag hard yung ano ba, or medium na force, yun yung parang base coat. Yan, ito, ito, medium to soft, yan. Medium pressure dito sa gitna ng eyes, sa may git, tama, middle part. Tapos soft pagdating dito sa ano, sa gilid. Yan. Okay, last na color na i-apply natin ay white para mas meron siyang highlight dito sa kanyang mata. Okay? Dry brush lang din. Alright, next step, gamit tayo ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic na Warm Red para dito naman sa cape. So, ang gagawin natin sa cape, ta-dry brush natin siya from the bottom to the top para makapag-create tayo ng gradient effect. So, dito yung kulay, mas intense dito sa baba, tapos dito, mas low intensity. Okay? So, from the bottom, yan, load natin yung brush ng paint, Warm Red. Okay? Tapos, from the bottom, dry brush lang natin pataas. Okay. Yun lang. Siguro gagawin natin itong mga 2 coats. Yung pangalawang coat, mas intense dito sa baba. Yan. Buka lang natin yung cape para malagyan din yung ibang parts. Yan. Okay, next kulay na gagamitin natin ay medium orange. So, since nalatag na natin yung red, yung orange yung additional na highlight natin. So, yung mag-create siya ng additional na, yun nga, additional highlight para makapag-create tayo ng mas kita yung gradient niya. So, dito yung lighter color, dito yung medium, yung base tone, dito yung dark. Okay. So, yun. Apply lang ulit tayo ng color from the bottom, tapos dry brush pataas. Ganun lang lagi yung ano, ganun lang lagi yung flow natin. Ganyan. Alright, nabuo na natin si Ghostmaker. Yan. Almost done na tayo. Na-sprayin ko na rin to ng top coat. And yung last step
last step na gagawin natin ay mag-apply tayo ng blood effects using Hero Paints Warm Red. Tapos ito top coat ulit natin. Binuo lang natin para mas makita natin kung saan natin lalagay yung mga blood effects niya. So pwede siguro dito sa kanyang armor dito. Ayan. Gagawin natin asymmetrical kasi dito meron na siyang tally numbers. Okay. So maybe right here. Alright, we are done with the action figure custom of Ghostmaker X Punisher. So, meron tayong changes na ginawa dun sa eyes niya. Ginawa natin siyang red. Mas mataas kasi yung contrast ng red versus dun sa blue and turquoise and light white na color combination. So, red yung ginawa ko kasi yun yung additional color contrast. Para mabigyan din ng emphasis yung skull niya sa head armor. Okay. And also, dito rin sa isa, yun din yung ginawa ko. Same lang. Same lang yung color natin. So, red lang siya. Red lang, warm red yung ginamit natin dito. Sa kanyang head armor. Same lang dun sa mga blood effects din. Yun din pala, naglagay din pala ako ng mga blood effects. Tapos, yun na, gradient yung cape natin. Gradient yung cape na in-equip natin dito kay Ghostmaker. So, you have the red and the orange. Tapos, yung orange, mga dalawang coats. Yung red din pala, dalawang coats. So, from the bottom, pataas. Tapos, you have the skull na design sa chest. So, yung skull niya parang mas straight yung kanyang eyes. Hindi siya irregular. Kasi yung kay Venom, very irregular. Irregular yung mga shape and lines. Dito kay Ghostmaker, mas may form or mas may shape. Okay, tapos, you have the leather brown dito sa kanyang leather straps. Then you have the gold details. Tapos you have the tally number with the blood effects. Yan. So wala namang nabago sa articulation. Ganun pa rin. The head can move up and down. Up and down. Left and right. Tapos yun nga. Dito dahil nga custom figure na to, be very careful sa pag-handle ng mga action figures. Kasi be very careful sa pag-handle ng mga custom na action figures kasi meron pa rin chance na magkaroon ng mga paint chips and paint rubs sa mga parts na laging may friction. So yan dito yan may friction yan kasi pag nag-articulate ka, yan nandito yung mga joints. Okay? Kaya be very careful, dahan-dahan lang yung paggalaw ng joints. Pero ito yung paint job na ginawa natin dito, naka-top coat na to, so mas minimal yung percentage ng paint chipping and paint rub. Ayan. Pati sa likod, painted din. Pati yung cape, pati yung head, lahat-lahat ng parts. Tapos yung joints natin, naka-paint na din. Pero ang ginawa ko dito, naka-paint na rin siya. Okay? Medyo mahirap lang siyang i-articulate dito sa part na to. Kahit yung original na Ghostmaker, ang hirap i-articulate sa may legs na part. Siguro dahil dito sa sculpt ng kanyang legs. Dito, double jointed pa rin. Okay? So, same lang. So, yun lang mga mom, sir. Ito yung front. Ito yung gilid. Here's the back. Ito yung lalim. May sword sheath siya na dalawa. Isa dun sa para sa mahabang sword. Isa para din sa maikling sword. Tapos yung sword, meron din mga blood effects. Ayan. Okay, so yun lang. That's it. Ang cost nito ay around $200 plus. Yan, depende yan sa complexity. Pero ito si magbabago na rin pala ako ng rate card since 2024 na gagawa ako ng bagong rate card. Tataas tayo ng prices, okay? Yan, ito rin. Dalawa yung nagawa natin. So sold na rin to. Sold na yung dalawa nating Ghostmaker custom, $200 each. So baka in a few weeks, in a few months $250 na tayo. Okay? So yun lang, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!